Hello po. Direct body. Si Conrec Topandia. Ito naman kanya integrated farm. Hello. Hello sir. Si direct body po na agribusiness. Ah. Po, ay, favorite. Yeah. Tingnan mo, nakapalo ako doon. Ah, talaga sir. Yeah. Salamat po. Kung sinabi mo agri, nagpalit yun ako. Ah. Ay, grabe. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Kasi yung tilapia ko, maliliit pa. Na inubos ko na nitong last month. Mm-hmm. Hindi na umabot nitong dapat ngayon eh. Kasi ngayong Holy Week ang peak ng kamahalan. Mas mahal ng at least 10 piso or 10 peso. Depende sa demand. Mm-hmm. Kasi gumanda rin ang demand nitong April eh. Ay, January. Nawala ng stocks eh. After Christmas, wala. Mm-hmm. Kaya, sabi ko, sige, ubusin ko na lang. So, kaya, integrated farm, sir, tilapia, and crops. And, palay. Palay. Tapos, may mga konting fruit trees. Mm-hmm. Nagmamushroom din ako. Mm-hmm. Nagbe-vermicast din ako rito. Yun. Basta, modesty aside, agri-graduate ako. Ah, talaga, sir. Mm-hmm. Kaya lang 19 kopong-kopong pa. Yung napangasawa ko, yun nga, taga Bataan. Actually, Bulacan ako eh. Sa husay ko mag-sales stock, pati sarili ko na i-sales stock ko. So, gaano na kayo katagal sa farming? Yung sarili mong farm? Kasi ano ako eh, actually, ang main ano ko is ano furniture kasi main business. Yung business ng father ko. Furniture nung nakapag-asawa na ako rito, yun ya, dinala ko yung furniture dito. And then ang pangalan ng tindahan namin sa Bulacan, Santol Furniture Mart. Existing pa rin yun sa Baligtas and may ibang branches pa. Ako ayoko kasi gusto ko pati appliances. Kaya Santol Marketing. And then... Santol? Why Santol? Baryo namin sa Bulacan. Sa Baligtas. Ah. Okay. Santol, Baligtas, Bulacan. Akala nila, kasi apelido ng misis ko, Santo Domingo eh. Oh. Ang apelido ko daw, Tolentino. Kaya Santo Domingo, Tolentino. Pero ang apelido ko, Pagya. 3 years after or 4 years after, nabili ko na itong farm. Itong farm. Mm-hmm. That was 1980, 86 yata, or 84. Mm-hmm. So, anong mas maraming time ka doon sa furniture dito sa farm? Ayan, nung bata pa ako, nung kasibulan ko pa sa marketing. Marketing. Sideline. Ano lang ito? Libangan. Pero nitong namatay na si Mrs., full-time na ako rito. Bahala na yung mga anak ko. Doon sa furniture? Mm-hmm. And, yun nga, nag-chowking din ako. Anong work mo doon? Franchisee. Franchising? Owner. Ah, nag-franchise ka, sir. Mm-hmm. Hanggang ngayon, sa'yo pa rin yan? Sawa na rin ako. Pinalist ko na lang. Pero chowking pa rin. Kung ano yung talagang ano mo eh. Yung gusto line. Mo, yung line gusto mo. Sabi nga ng mga anak ko, eh, tatay, puro ka bukid, puro ka bukid. Sabi ko, bukid is life. Tsaka nung namatay si Mrs., kung wala akong bukid, eh, siyempre, pag bago kang biyudo, depression will come in. Hindi ako nag-ano. At tsaka, aside from that, kako-COVID, namatay si Mrs. February 11 eh. Kailan nag-COVID? March. O kaya dito ako, full blast ako dito. O, kain muna tayo. Apo.
Sir, ang ganda ng farm mo. Thank you. Ano siya? Yung bahay na farm, pero bahay siya. Mm-hmm. Pag nag-budget ako, itong aking kubo na yan, gagawin kong bahay, dito ako pipirmis na. Mm. Maganda. Tapos may mga ornamental plants na. Yeah. Actually, ano eh, yun, nung peak ng pandemic, ginawa ko yan. Kaya lang hindi ko maituloy-tuloy dahil nga mahigpit noon eh. Pero I keep on propagating plants. Sir, recto ilang taon na kayo? Ulaan mo, sir. 70? Less. 68. Malapit. Coming April. Oh. Muntik na. Itong farm ko, may ano dito, may Boracay Island, may Eiffel Tower. Ah, mamaya mag-tour tayo, sir. Yeah. Kung inabutan nyo sana yung tilapia ko, yung tilapia namin dito, modesty aside, gustong-gusto ng, yeah. Kasi wala eh. Sabi nito, may darating vlogger. Hindi naman yung specify kasi yung vlogger. Hindi ko rin malaman kung local or Manila or what. O, tinanong ko ng lately, taga saan ba sila? Pero in spite of ano, kahit sino siya. Ito. Pasensya na, ito na kayanan. Ang dami nga, sir. Alam niyo po sila, Kuya Recto, ay isa po sa nakapagalitan ako. May nakamayayang, sorry. Naku ah. That's a lie. That's a lie. Pero yun ang kagandahan ng story niya. Kahit na mayaman siya, mas nag-ano pa siya sa farming. Tsaka ano, hindi, modesty aside, o de, sige na, tanggapin ko na. Eh ano ba yung yaman na yun? O, kung sakali mang totoo. Eh mas enjoy ka sa reality. Yung ice cream ng anak ko, plano ko dito ilagay eh. Kasi ang plano ko, ang general plan ko rito, magre-resto ko rito. Ano lang, simple food na hindi ako na tilapia. Kasi yung tilapia ko, masarap kasi yung tubig namin is ano. Although pag tag-ulan abundant, pag ganitong summer nagpapump ako. Meron kasi kung ano open well, yung balon ng araw. Tapos yun nga, nung nagkasakit na si Mrs. Hindi ko na maasikaso rin to. So pumunta rito yung technician. Nakita niyang hindi ko na asikaso. Sir, baka gusto mo ipalis. O sige ako. Ipalis lang. Yan. Eh lang, bago nila pinormahan, ay sir, magpapasurvey kami. O sige ako, no problem. Nag-survey ng water table. And they found out na meron akong magandang source ng tubig dito. Magandang water table. Ang term nila doon is ano, good aquifer. Tama ba ang pronunciation ko? So, maganda yung water table ko. May nagbanggit sa akin eh. Di ba dito sa Bataan, ang daming mga pre-flowing? Yung mga sibol, sir. Yung mga sibol. So, yun pala, isa sa reason bakit dito itinayo ang nuclear. Kailangan sufficient water na magkukulant as coolant. So, ang ginastos nila sa survey is 130,000 just for the survey. Meron akong report nila. Tapos, sa totoo, busog ako yung katitikim ng niluluto natin niluto. So, but anyway, yun nga. So, yung survey. Tapos, nung day na, nag-isip naman ako, ipapalis ko ba o hindi? Tapos ang ano lang nila 60,000 pero ito lang pispan kasi itong pispan ang area nito is 2 hectares. Ang iaano daw nila is 60,000 per month.
60K, modesty aside, 60K, napakaliit sa akin. Eh sabi ko doon sa kausap ko, ipinarating niya sa manager niya, sige ako, papatulang ko yon, 60K, ilamsam nyo for the contract, contract period. Eh ang in-offer lang sa akin, 3 years. 3 years. Oo, 3 years. Para may impact eh. Modesty aside, magkano lang yun, di ba? 600, 720. Bagay, kung bakit ano, pwede na rin. Kaya lang, ano libangan ko? Kaya nga, hindi nga na pwede ano yun. Oo nga. Hindi na kayo pwede magpakain malalaking ng tilapia. So, tama yung decision, sir, na huwag ipalis. Tama. Hindi ko pinalis. Saan mo natutunan yung pagtitilapia, sir? Yung kasamahan ko na yung kasamahan ko sa church, siya nag-convince sa akin, sabi niya, Direkto, gawin natin hatchery. Ah, hatchery. Actually, hatchery ang original Lahat tong puno na to, sir, tinanim mo? Yeah. Nung nabili ko tong property, hindi ganito kalilim? Walang puno. Puro pala yan. So, originally, lahat ng puno na yan, ako nagtanim. Kaya, kung gano'ng kalaki yung puno, yun ang tanda yung ng mo. Property. That was 84. Tanong mo kung magkano, sir. Noon. Yung buong property? No. Ayan. Yeah. Pwede rin gano'n. Pero per square, magkano, sir? Noon. 50? Less. No. Less pa? 20? Less. 10? 10? Less. 5? 7. Rap road pa kasi daan dito. Before, during that time. Sir, yung mabolo ang kainin natin? Yeah. Nag-request. Hindi ako masyado nagpo-propagate ng halaman ngayon kasi nga ang hirap magdilig. Summer. Sa tag-ulan na lang. Sir, doon ang tapunan ng nabubulok. Ayan, yun naka... Nagbe-vermicast din ako eh. Maka-segregate talaga. Sila, Kuya, nagagawa din po ng ice cream. Anak mo. Nakapangalan sa... Mother ko. Yun po yung ice cream dito kanina, sir? Ganyan, i-serve natin. Actually, kami ngayon ang nagsusupply sa Las Casas. Ah, talaga, sir? Mm-hmm. Ice cream nila doon? Oo, kami na ngayon ang nagsusupply. Mga artista, kami may post sa Rosario's Ice Cream. Ay, tsaka modesty aside, yung ice cream namin, hindi siya, kasi... Ayoko manira. Yung iba kasi yung anong sugar 'yon na tinatawag magic sugar 'yun. Ay, yung iba ang ginagamit. Ito, sir. Natural sugar. Nasaan ba si Erlyn? Ngayon tamis din. Alam na alam mo na agad 'yung amoy niya. Tamis ng mabuno. Pag pero yung puno, kamagong. Kamagong yung puno. Rosario's ice cream. Taro. Yeah. Taro for, in short, gabi. Yeah. Gabing, hindi yung gabing. Ano tag ng gabi dyan? Yung sunsong? Oo. Yung malalaki, sir. Maliliit. Maliliit. Iba pa yung San Fernando. Yeah, San Fernando. Mas malasa ang sunsong kasi. Ah. Pero pwede rin ng pero hindi kami gumagamit. Sunsong talaga. Actually, galing ng Baguio. Ang majority niyan. Kaya, hindi pwedeng itanim dito? Pwede. Kaya lang kukunti ang nagtatanim. May nagtatanim niya sa Orani. Nahanap rin namin. Masarap. Saan po mabibili itong ice cream?
sa Orion, ano, yung total gas station. Oo. Ito po sir, yung sinasabi nila ang ice cream niya ay puro 1 gallon lang. Walang maliliit. Meron. Hindi, sa amin meron. Ah, sa inyo meron. Meron kaming half gallon. Meron din kaming pint. Sarap. Mami, tikman mo. Hindi siya matamis na matamis. Hindi siya matamis. Ano siya, blended. Tapos nalalasahan mo yung taro. Yeah. Yung texture ng taro na nakakain mo. Hindi to bola, ha? Oo, magsa second round na ako. Yung ice cream po ay Rosario's ice cream. Dito po sa Bataan. Yeah. Taro po yung gamit. So yung pagtinikman mo, hindi siya super tamis. Mm-hmm. Tapos nagbe-blend yung lasa ng taro. So nalalasahan mo kasi may yung texture ng taro na kakain mo. Kasi ang milk niyan ano, hindi local. Ano may local mixture pero ang majority yung pinaka base is imported. Oh. Oo. Sa New Zealand pa nanggagaling. Nanggaling. Yeah. Kaya nga ano, pumasa nga sa ano sa Las Casas. Oh. Sa ang ice cream pala sa Las Casas ito. Oo, sa ngayon. So, hope the Philippines will like this. Hindi pa available sa Manila to, sir. Sa ngayon hindi pa, pero yung kasi merong dealer nung time na ano nag-COVID, doon nawala yung ano eh. 'Di ba, nagka talagang lahat naman. Mm-mm. So, yung mga dating dealer, hindi nagkatuloy-tuloy na stop. Ano, sarap na. Pati papaya, no. Actually, hindi ko alam kung anong breed yan eh. Kung variety, I mean. Nung may binili kong papaya, di, yun niya. Yung buto. Tapos, Tinanim mo lang yung buto, sir? Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Normally, pag hybrid yan, hindi na maganda ang performance. Oh, sa second time. Mm. Parang ano siya eh, kakulay niya yung mga native. Pero yung native, soft. Ito, firm. Mm. Grabe, food critic na food critic. Oh, may ano pa, may mais pa. Ngayon lang ulit ako nakatikim ng mabolo. Ang natatandaan ko, huling nakakain ako nito, elementary ako. Yeah. Ako din. Ako din, elementary. Saka itong mabolo variety ko na ito, ano siya? Wala siyang mabulo. Kasi the word, the term na mabulo is may bulo. Mm. Kasi hindi eh. Nag-enjoy ka dito, sir? Sabi ko nga sa mga kapatid ko, bukid is life. Nag-enjoy. Pag ano... Pero ang residence mo, saan? Orion. Pero hindi pa ako nagpapa-transfer. Ang original ko is Balanga. Balanga. Kasi yan doon yung tindahan ko. Mm-hmm. Ay, kaya lang nitong namatay na si Mrs. na permis na ako sa Orion. Wow. Ito, Kuya Balanga. Dito sa farm. Ano, ready na kayo? Tour tayo? Tour tayo, sir. Sige, sir. Ayan. Yung gusto lang sumama. Yung gustong magpahinga. So dito yung aking ano. Dito yung aking mga fry. Mm. Ito yung hatchery sa'yo. Oo. Ito. Ito, fry to. Mm, fry, oo. Mm.
na ano na eh, nailipat na eh. Mas malalaki yung nailipat mm-hmm. na. Kasi ito yung mga maliliit na sizes. Mm-hmm. Yung nakuha ko sa Bifar, yung binili ko is ano, ilan K yun? 250K. So, yan na, ikalat na namin lahat. Yung 250K. Pero may natira pa rito. Yung, kasi siyempre, gine-grade namin eh. So, yung malalaki yung kinuha namin. Yung mga maliliit, andito, tinira namin. Pero yung ano, Luca, tingnan mo difference ah. Magkakasabay sila. That one, oh, yung nasa hapa. Hapa base. Oh, yung mga nakatakas, oh, tingnan mo. Malalaki oh. At your back. Ito, oh. Yan. Oh, wow. Yan yung size ng mga nalipat namin. So, sir, yung sarili mong fry o fingerlings, halos sa'yo na lang, ikaw na rin nag-grow. Yeah. Pero ano, kagaya ngayon, excess na ako. Ima-market ko na ito. Mina-market ko na. So, inantay ko lang. Inano ko na, pinopromote ko na available na ang fry ko. Tsaka yung fry ko dito, ano, 100% SR. Sex reverse. Sex reverse. Kasi pag hindi SR, ilang ano lang, mga anak na eh. Sayang lang yung feeding hindi mo. Hindi nakakalaki. Oo, oh, hindi lalaki. So, ito yung aking ano, London Bridge. And that's my Eiffel Tower, you know, at the background. Okay. Sige, lipat tayo. Uh-oh. Anyway, just the same lang naman eh. Mm-mm. Sir, ito yung sinasabi mong tubig mo na ano? Yeah. Nagaling sa bukal? Yeah. Uh-oh. Ay, sa balon? Well. Uh-oh. Open well. Ang dream ko, actually, nag-request na ako sa NIE. Kaya lang, wala pang grant. Anong ano sa request mo sa NIE? Ano, solar. Para solar. Continuously. Kasi gamit niyan, ano eh, diesel. Sa ngayon, mahal din eh. Pero pag ano, pag rainy season, hindi na ako gumagamit na pump sa irrigation. Sa irrigation. Galing sa ilog dyan sa ano. Tingnan nga natin, sir, yung source nito. Yeah. Saan po ang dulo nito, sir? Doon, andun. Well. Oh. Welcome to Boracay Island. Nakapatong lang to, sir? Hindi. Yeah, nakapatong. Pero, ayun, dalawang, ano, tapos may tukod pa. Kaya, although, ganun naman din. Kahit yung mga tulay natin, yung mayanig naman din talaga yun eh. Yan. Pwede mo, sir, ipaano to? Yung guest mo, yung mga nag... Yeah. Actually, lahat ng nagpupunta rito, sabi, hindi mo pa ituloy yung restaurant mo, yung ganun-ganun, eh wala pa akong time. So, yun nga. Actually, yun ang ano ko. That's my dream na maging tourist, ano to. Merong agritourism, di ba? Ready na, sir, eh. Oo nga. Ready na. Konti pa. Kasi yung CR ko, yun, di ko pa nagagawa. Kasi yung aking mason, tinigasan na nga ako ng simento. Ito, hindi natapos. Oh, yung ano yung verse ng Bible. Mm-mm. Actually, ito na mga ano yun eh, Pozo Negro. May Pozo Negro na rin ako doon. Mga ready, nung time na nagbaba ako. Actually, this time, itong island na ito, nung time na, dahil nga, naikwento ko na na hindi ko pa, ano no, mag-grow out na lang ako. Hindi na ako mag-hatchery. Noong time na hinuhukay ito, sabi ko, luwangan na natin. Then, tinatambak ng bako dito sa gitna. Ting! Huwag nang alisin niya. Gagawin natin island. Yun. Ako, kaya ang nickname ko, Recto. Kaya Recto, di ba yung mga mother natin nung dati, may mga pangarap sa anak. O kung ano yung pangarap, itinatawag. Ang dream sa'yo maging guest statement. Recto. No, not statement. What? Yung career. Sounds like Tagalog word. Ano, sir?
arkitekto. Ah. Ay, akala ko parang si sila rektor. Hindi. Arkitekto. Yung aking kuya, Nyero. Engineer. Yeah, engineer. Naging engineer siya. Pero hindi naging Nyero. We call him Eddie. Kuya. Tapos yung sumunod sa akin, lalaki eh. Din. Tatlo kaming Albano. Gado. Abogado. Yes, sir. Pero hindi siya naging abogado. Ano siya? Aeronautical engineer. Oh, sir, ready na to, sir. Pwede mo no, actually, na ito, lalagyan ko ng tulay doon kasi meron akong vacant lot doon. Mm. Ayun, mga mabulot rin yan, sir. Eh. Yan, no? Yung matataas na yan. Oh, yung mataas na yan. Mm. Mabulo yan eh. So, yun. Galing din doon. Mm-hmm. Pag summer, ay pag rainy season, maganda. Green. Green. Oh. Ayun. Ang line ng property ko, yung second row ng coconut. Yun ang end ng yan aking property line. So, na-harvest na rin ng palay dyan. Ito ang natira pa. Ito. Mm-hmm. Soon to be harvested din. At, since yung palay ay hindi naman ganun kaganda ang kita. Sir, malaki daw ang, mahal daw ang palay yeah. Niyan. Eh, pero hindi rin, mas gusto ko na ang pispan. Mas maganda ang kita kaysa sa rice. Hmm. Kasi ang rice, tsaka matagal. Hmm. Tsaka yung volume niya, hindi ganun ka ano. Basta sa ratio sa kita-kita, mas maganda ang isda. Basta naayos mo lang. So, itong portion na yun, yung second, yung coconut din na yun na malilit pa, sir. Mm-hmm. Papa-okay ko yun. So, yun ang pinakamalaki kong peace plant, if ever. Mm-hmm. Ito, antay lang ma-harvest yun. Mm-hmm. Meron ng... papa-okay mo na. Sino, sir, ang buyer mo ng isda? Dito lang, local lang. Mm-hmm. Yung mga na- consignation, hindi? Hindi. Kasi ang consignation, i-ano na sa'yo yung presyo, kakausapin ka. Mm. Tapos meron pang, ano tag dito, may percentage pa sila. Mm. Tapos, pag kinuha nila, dapat, ang kagandahan lang naman nila, nandiyan nila, yun niya, dadalhin mo sa kanila. Mm. Yun niya, isang hirap ko yun. Mm. Tapos, yun yung presyo, siyempre, i-market pa nila eh. Mm. Kung masaya, middleman sila eh. Ang naging ano dito, ang naging sistema ng marketing namin. Mm. Yung reseller na nagpupunta rito. Reseller na. So pumupunta sila rito, kukuha ng 100 kilos, 150 kilos. Mas ano, mas okay. Cash na. Yeah. Kaliwaan na 'yan. Pwedeng hapon, basta kilala mo na. Makukuha mo rin sa hapon or the following day, pagkuha nila ulit, no, bayad ulit. Mm-mm. One up and down. Yeah. Kaya maganda rin, maganda yung naging sistema. Ito nag-market ako ng ano. Actually, ang dami ko ng ano dito eh. Ang dami ko nakuwang ano na. Yung mga nasa baba na yan, pinanggalingan na ng bini. Lahat ng pumupunta rito, ito ang ina-appreciate na puno. Fidel tree. Ang ganda nga kasi. Yung iba sabi, bet wala pa daw gabay. Mm. Challenge yun, walang gabay. Tara, makita niyo yung ano, yung well na sinasabi ko. May sili rin pala sa paligid sa yeah, sir. Pwede ho kayo mamitas. Mga ano, 1.5 times 10, mga 15 liters lang. 13 times 3. Pero, kasi ano yan, yung tosang eh. Hmm. Ayan, isang tosang, 1 meter something eh. 13 na ganoon.
Tapos may open well pa sa loob. Malinis naman yung ganun, sir. Yung ganun malinis ang tubig nito. Actually, ano nga eh, sa test nila, ano eh, mineral. Mineral? Yeah. This mineral. So, ito yung gagawin mo, piston. This one. Ito, sir, maganda. Yeah. Na background. Yeah. Pag naging piston na. Oo, pag naging tubig to, ang ganda. Yeah, dahil mountain. Mm. Actually, sa island nga lang eh, pag nagpipicture ng ano. Pag malilit pa kasi isla, kaya hindi pa masyadong malalim. Mm. Dahil sa feeding. Mm. Pero pag malaki na, nilalalim na. Bayaba. Yeah, bayaba. Papitas natin. May avocado din direct eh. Oo. Namumunga oh. Ang regular na tao ko dito, bali tatlo lang. Tatlo lang, sir. Kaya ano. Ilang hektarya? 8.5. Tatlong tao lang. Kasi ano naman eh, actually ang concentration ng tao ko sa fish pan. Sa fish pan. Not the rice. Yung rice, occasional. Yung ano, pagkatapos ng magabono, magpatubig, okay na. Maganda itong tubig. Medyo madumi nga eh, hindi ano, kasi nga summer, ayoko namang din magtao, maglilinis lang eh, hindi naman din, nagpupulblas ako ng tao, tag-ulan. Kasi productive, eh pag summer, hindi siya ganun ka-productive. So sir, ang buong isang taon, ilang cycle ng tilapia? Kaya ng tatlo. Tatlo. Ito, ikaano na namin, bali first to. Kasi nag-overlap kami ng ano eh, naubos ang isda ko February. Yun. Ilang months ba? 4 months? 4 to 5. Mm. Actually, yung sinasabi ni Ma'am Neri na malalaki kung ganun. Oh. Breeder supposed to be yun. Breeder. Naisip ko nga, magbe-breeder ako, wala naman ako market. So, in-enjoy ko na lang yung breeder, ang lalaki. Eh, majority nung naging breeder ko, napamigay na. Sa mga kaibigan, sa mga pumupunta rito. Maganda rin effect nitong rice field pag green na green. Yeah. Tapos little of everything, konti-konti na mga fruit trees. May dragon fruit din ako doon. Pag season ng dragon fruit, ang ganda. Tapos ano yan, sir? Pang consumption lang o binibenta rin? Ay... Sobra-sobra. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko na pupunta rito, pag nag-post na ako ng pangalan dito, may bayad na lahat. Pati entrance. Actually, nag-attend ako ng seminar sa ano. Yun nga, sabi niya, eh, may cost ka. Eh, bakit hindi mo, kahit na maliit na bagay, ibenta mo. Eh, ako, hindi eh. Masyadong, shall we say, generous. Ito, ano na nga rin, oh. Pozo Negro rin yan. So, plano ko dito maglalagay ng swimming pool. So, more of resort. Farm resort nga. Farm resort. Yun, iyon ang dahilan ba't ako nakabiling bako. That's my bako. Because of that tower. Mm-mm. Yun. Binayaran ako ng ano niyan, 600k. One-time payment. Pwede na rin, at least ano. Kaysa yung sa telecom. Mm-mm. Monthly lang sila eh. Ang monthly nila is magkano nga ba monthly nila? 30k? Depende sa location pa. At least yung one time, may panggagamitan ka. Yeah, yun nga. Binili ka ng bako. Ilan po yung anak niyo, sir? 4. Sir, bigyan mo naman kami ng tips on tilapia culture. Tilapia culture. Ang pinaka ano ng tilapia or aquaculture, dapat water source. Water source talaga. Yun ang the main, ano. Kasi,
saya mo sa gusto, yun ang nagpapasarap din ng lasa ng tilapia eh. Mm-hmm. Hindi naman ako naninira kasi ang main source ng tilapia rito, lalo ngayon, summer, yun nga, hindi naman lahat. Mm. Kasi nga, pag summer, wala, konti tubig, yun nga, pagbili mo sa palengke, lasang gilik. Mm-mm. Yun ang dahilan, dahil nga yung tubig. Pag konti tubig, maglalasang gilik? Yeah, maglalasang gilik. Mm-hmm. Kasi, kailangan palit ng palit. Oo. Continuously. Gaano ba kadalas yung continuously change of water? Change of water o add? Nag-a-add lang every time? Pwedeng mag-add kung maganda pa rin ng tubig. Quality, uh-oh, water quality mo. Pero pag yun talagang ano na, worse na, uh-oh, kailangan ano, talagang drained and ano, drained and palit. Oo. Ilang percent yung pag-drain? Gaano ka? At least, ano, 3/4 ang matatapon. Kasi mas maganda yung tapon talaga eh. Mm-mm. Tapos palit. Mm-mm. Tapos, ano yun? More or less, mga ilang months yun before magtanggal? Depende sa quality ng water. Uh-oh. Kasi usually, pag gano'n naman, hindi naman ano eh, hindi naman stagnant yung water eh. Dapat dito sa akin ano, continuous ang dapat tubig. Talaga ganon. Oh, mas maganda yung continuous eh. Kaya yun yung isang kaibigan ko may video sa akin eh. Sabi niya, ang sarap ng talabya mo, parang lasang baboy. yeah, pinuprotect. So number one is water source water and source. Water management. Yeah, water management. Oh, yun ang ano. Mm-mm. Talagang yun ang pinaka-basic. Mm-mm. Pag wala kang ano, pag wala kang ganong water source na stable, ibang talab, ibang isda na lang. Hito na lang siguro. Hito. Yeah, hito is ano. Mas dun sa turbid, mas gusto pa nga noon eh. Mas gusto niya yung ganon. Yeah. Mm. But not tilapia. Not tilapia. Mm. Aside from water, sir, ano pang importante? Feeds. Siyempre, feeds din. Oo. Are you using commercial feeds or natural feeds? Commercial. Pag commercial growing ka, commercial talaga. Commercial talaga. Walang... Mm-mm. Pwede ka mag-formulate, kaya lang, you must... Pag-aaralan mo rin yan. Pag-aaralan mo rin, tapos the source mo rin, mamamblema ka pa, di commercial na lang. Uh-oh. Kumusta sir ang feeds? Malaking gastos? Ay, malaki. Pero kayang bawian? Kaya. Mm-hmm. Kaya. Basta maganda yung management mo sa pagpapalaki ng isda. Mm-hmm. Kaya namang ano. Survive. Mm-hmm. At kikita ka naman din ng maayos. Ano yung reason bakit hindi kikita? Ba't may mga nalulugi? Unang-una, yun nga, pag ang fry mo, yung binhi mo is ano, hindi talaga fully sex reversed. Mm-hmm. Kasi pag hindi sex reversed, aabot, sa paglak nila, ano na sila? Sexually, fertile, ano na? Active. So, upon their growth, kaagaw na nila yung kanilang mga fry sa food. Mm-mm. Makita mo, pag-harvest mo, iba ba sukat? May, may maliit, may malaki. So, water, feeds, and yun nga, yung purity nung similya mo. Yeah. Kaya kami ang kami yung common gamit namin dito ano kami na ang nag-SR. Kami na yung nagse-sex reverse. Para sigurado. Para sigurado. Di bali nung kagaya ng anong galing tayo doon may sobra ako, pwede kong i-market. Since hukayin naman ito, sabi ko nga sa tao ko, baka pwede, doon na rin. Sabi ko, ihalo na lang natin doon. Pag time na available na ito, anyway, ilang, may next month to, early ganun next month, harvest na. Oh, sandali lang hukayin yun. Mm-hmm. Pwede na doon. Ililipat na lang. Mm-hmm. Magbabawas na lang kami doon. May certain design ba ng pond?
Yeah, definitely. Kailangan yung drainage accessible yung ano, madaling ma-drain. In and out ng water. Mm. Sa in ko, walang problema dahil nasa higher ground. Mm. Yung out, doon, meron akong second ano doon eh. Yung likod ng ano na yun. Merong drainage doon. Maganda ang ano, maganda ang ano, aquaculture. Basta well managed. Tapat ang tao mo kasi you know. Baka sila pa unang nagaan. So far tong mga tao ko naman, okay naman. Paano mo pinili yung mga tao mo, sir? Paano na nga ba? Paano ba napunta sa akin yung mag-asawa na yan? From the time na nag-fish pond ako, ano sila, fresh from Bisaya. Actually, Mindanao sila eh, si Bitoy. From then on, yun na, dito na siya sa akin. Mm. Ilang years na yan? 2007? Yun. So, pati yung mga anak nila kasama dito? Ayan, yung mga bata na yun. Ako okay. Naman, hindi naman sa pag-ano, siyempre, tao kumakain. Ako, hindi ko sila inana sa pagkain. Kung ano kinakain ko rito, kakainin nila. Kahit yung mga personal driver ko. Basta kung ano yung pagkain ko, pagkain nila. Kung saan ako makakarating, makakarating sila. Sir, may potential pa ba sa pagtitilapia para sa mga baguhan? May market pa sila makikreate for them? Unang-una, dumadami naman ang population natin at saka yung demand naman talaga ng food natin kagaya ng gusto ng ating presidente, food security natin talagang ma-establish. So, meron. Kasi as a matter of fact, nitong January, nagkaubos na ng isda eh. Kaya nga yung supposed to be na hindi ko pa i-harvest, I intend to market it this whole season. Wala na. Kaya yan. Total, gano'n rin naman yun eh. Gano'n rin na cycle nun eh. Naibenta mo rin naman ng maganda. Actually, ang farm gate price namin dito, regularly, 90 to 100. Ayun yung time na nitong January, nagwa 110 ako eh. Mabindi mo pa igo. So, presyong 110, sir, ano yun? Jackpot? Hindi naman jackpot, pero mas maganda na. Maganda. Okay, sir. Kaysa sa regular. Gano'ng maganda, sir, ang negosyong pagtitilapia? Compared sa rice field o sa bukid, mas gusto ko tilapia. Tilapia na lang? Yeah. Kung pwede ko nga lang gawin lahat na fish pond na lang ito eh. Mm-hmm. Kaya lang, so, problema ko. Yeah. Actually, yung kalsada na yun. Ang kalsada? Yeah. That kalsada is mine also eh. Half of that is sa akin. Sa title ko na, kalahati yun eh. Dinonate mo, sir? No. Yung binilang ko. Kaya yung bilin sa akin nung binilang ko na ito, correcto ha, yung kalahati ng kalsada sa'yo. Kaya nga, minsan nagbibiro kami nitong driver ko, sabi ko. Maglagay tayo sa toll gate. Pero hindi, okay lang. Kaya lang yung mangga ko na yon, manggahan ng bayan. Ng bayan. Okay lang. Ano eh, kalsada eh. Okay lang. Actually, ang ano ko rito, yan, yung stretch na yan, pinupulutan ko ng basura. Kasi nga ayaw ko nung ano, yung nature natin eh, masira. Gano'ng kalaki ang puhunan mo dito? Dito? Sa isang cycle? Depende sa, ano mo, depende sa volume ng stocks mo. Ng stocking rate mo, density. Density. Pero somehow, nakabawas ka na kasi sarili mong fingerlings. Yeah, oo. Totoo. Dahil nga ako yung nag-SR, ako yung nag-ano. Bali ano, sa isang ektarya kaya mong kasi ang pinakamalaking ano diyan is yung ano, feeds.
yun ang pinakamalaking gastos. Gastos. Ilang percent ang feed sa gastos? Ilang percent? Mga nasa 70. Wow. Mm. Grabe. 30% yung manpower mo, yung electricity. Oo. Mm-hmm. Pids talaga. Sa pids ka, kaya dapat yung magiging stocks mo is talagang maganda. Maganda. Para, otherwise, nagsayang ka ng feeds. Yeah. Definitely. Mm-hmm. Kasi, yun nga. Hindi. Magkano yun, sir, yung feeds na yun, yung 70% na yun? Mga sa isang hektarya. Sa isang, basta itong kabuuan na to, sa isang season hanggang harvest, close to 200,000. Wow. Ang puhunan per hectare? Hindi, sa 2 hectares yun. Sa 2 hectares. Adi, parang 100. Oo. 100,000. Sa feeds pa lang yun? Feeds pa lang yun. It's good nga na yung, actually, yung tubig ko dito, pag ngayon lang summer. Yung cost ng irrigation o water ko pag summer. Yes, pero pag summer, rainy season, wala. Kaya talaga, sir, dapat magka-solar ka. Kasi wala kang problema sa init. Oo. Yun nga yung inaano ko. Mabigyan ako ng niya. Mm-mm. Actually, nag-grant sila eh. Kaya lang, true cooperative. Actually, member naman ako ng cooperative dito. Kaya lang, sa Palay. Sa Palay. Oo. Manimas Irrigators Cooperative. Member ako doon. Magkano, sir, ang kita sa isang hektarya ng tilapia? Kita? Secret. Kala ko mga kalusot ako. Hindi ko ba? Hindi, ano naman. Basta ano, maganda. Maganda. Yun lang masasabi ko. Maganda, basta maganda yung naging management. Output ng management mo and everything. Walang nakaw-nakaw. So far, wala naman akong nakaw rito. Ayos naman yung naging tao. Natatimes to mo naman yan, yung puhunan. Oh, more than. More than. Okay. More than. 3 times. Close. Oh, okay. So, may idea na tayo. Baka mag-dispan ka na, sir. Okay, sir. May message ka ba sa audience natin, sir? Na iba rin yung kwento mo. Di ba? Ako, hindi naman ako tipong nationalistic. Pero sa sarili ko, sa loob ko, sa damdamin ko, nationalistic ako eh. In a sense na, yun nga, mahalin natin ang Pilipinas. Kasi this is the only country we have. Tapos, yung support natin sa government, siyempre, meron bang gobyernong perfect? Wala naman. Kasi yung mga baser or mga negative dyan, ang nagiging nakaupo na yung bagong presidente, wala pa rin nangyayari. Kahit naman sinong presidente maupo dyan, kung hindi ka kikilos ng maayos, hindi ka gagawa ng mabuti para sa ikabubuti mo, ano kakahinat na noon? So at the end of the day, ikaw? Sarili mo pa rin. Oh, ako, nakikita ko nga hindi naman sa naninira ako. Yung iba kasing farmer, pagkatapos magtanim, aantay na lang ng harvest. Ako, as much as possible, kahit na medyo magulo pa lang sa ngayon, tanim ako ng tanim. Tanim ako ng tanim. Kung talagang from the very start, nung nabili ko itong farm, nung nag-stay ako talaga rito, baka hindi lang ganyan sabi natin kadami or kaganda. Actually, hindi nga ako nagagandahan hindi ko pa rin ma-appreciate. Dahil nga hindi ko ma-bull blast yung manpower. Dahil hindi pa naman din talaga ako groomed sa agrotourism. Pero pero nito nga, yun yan, may application na ako. Binigyan ako ng application form. Nagpunta rito yung mga taga-Bifar na
pwede na ako maging learning site. Pwede, sige, hindi ko lang na-fill up pa yung form. Kasi nga, naging busy rin ako. Pero within few days, pipila pa ko yun. Matututo ko mag... Kasi I have to train people also. Sir Recto, ano ang difference mo sa ibang farmer? Bakit yung farming mo ay kumikita? Kasi hindi, unang-una, itong lugar ko, hindi lang, ano eh, hindi lang, integrated ako eh. Hindi lang naman ako sa tilapia. Sa tilapia eh. May palay ako, meron akong kahit paano, konting vegetable and fruit trees. May konting dragon fruit. Kung talagang meron lang akong full time, I mean, I could double myself. Ay mushroom production. Yun. Maganda rin ng mushroom eh. Actually, yung meron akong mushroom house dyan eh. Kulang lang talaga ako sa panahon. Oo. Kanya, kagaya ng sabi ko sa iyo, kasi yung ibang farmer, pagkatapos magtanim, wala na. Hindi na sila nag-iisip ng kung ano pa yung magagawa nila. At saka yung ayaw nilang i-utilize ng gusto, yung kanilang lupa. Ako, kahit nga gilid ng karsada na yun, no, may tanim ako eh. Ito mga pathway mo, puno. Kaya nga lang hindi ko ngayon, medyo mahirap kasi pag summer. Pero pag ano yan. So actually, itong aking sampagitan na to, kasi sabi nung aking backhoe operator, boss, ang kasi siyempre inaayos ko ito, pinapaganda ko. Ay tanim na lang natin diyan sa Pagita kasi may market 'yan eh. Yung mga nagagawa ng kwintas. 'Yun. Oh, the other source mo 'yan if ever. 'Di ba? Basta lahat ng pagkakakitaan. Siyempre, andito ko kasi lagi. Siyempre, time, focus. Dapat ganun. Actually, itong ano na to, itong... Lemongrass. Lemongrass na yan. Pwede ko nang i-market yan eh. Yan o. Oh. Puno yan o. Oh. Gandun. Ilang months na yan? More than a year na yan. Ah, malaki. Nitong ano, nitong rainy season ko na padami yan. More than a year na yan. Okay, sir. Maraming salamat po. Salamat din, sir, sa pagbisita. Nice meeting you in person. Yes, sir. Thank you po. Thank you sa panonood. Yeah. Support, ha. Kanina, nung pagdating namin, kasi puro ornamental plants, akala ko garden na... yung pinaka ornamental plants na actually ano I intend to kasi ito na nga yung nursery ko eh. I see. Ito kaya lang yun nga, hindi ko kulang sa manpower at saka yan. Yan giant bamboo yan. Giant bamboo. Yeah. Bigay ni Pinyol man, ni Pinyol. Pumunta siya rito? No. Through my friend from Orani. I see. Binigay niya sa akin. Itatanim ko yan doon sa mga vacant, ano ko doon. Actually, gumawa ko ng daan doon eh, hanggang sa dulo eh. Para makarating ako ng hindi sa Pilapil. Yung along irrigation ano canal. Ganda. Okay, sir. Baka may gusto kang halaman, sir. Ay, hindi. Okay lang, sir. Wala. Problema ko. Saan ko na ilalagay? Ilalagay sa dami. Okay. Saka gamit ko rito. Kota na. Gamit ko rito, hindi gasol. Gatong. Kasi marami namang gatong eh. Pwede nakatipid sa gasol. Sige, yuwin so, yung ano. Ito. Itong Indian menu ko. Masarap. Ayan na yun, kamatch ng ano? Ito, bagoong. Ay, may bagoong pa, sir? Actually, ako naggagawa ng bagoong na yan. Talaga, sir? From scratch. Alamang, yung pagluluto kasi, nung bata ako, yung mother ko,
katulong ako ng mother ko. Kaya lahat ng... Kaya yun ang inaano ko sa mga apo ko. Na dapat, hindi namin kayo inuutusan para pahirapan. Mm-mm. Inuutusan namin kayo para matutunan nyo. Oo. Ako, modest aside, sabihin mo lahat ng lulutuin, kaya kong lutuin. Ayun siya, nagluto. Tsaka ano, naging passion ko magluto. Kaya pwede na ako magtayo ng restaurant. Tsaka pag nagtayo ako ng resto dyan, simple nang inihaw. E pag yun, tilapia ako na... Kaya nga nung isang kaibigan ko, sarap ng tilapia mo, lasang baboy. Taba. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness How It Works. Instruct, Inspire, Succeed.